Hi po, hallelujah. Thank you po sa Be Inspired. Thank you Love Flock Cebu. Thank you Brother Vic, Sister Emma. At muli kami ngayon ay tinawag uli ni Lord para mag-share naman ng kami po bilang mag-asawa. Buhay mag-asawa. Thank you, Lord. Amen. Hello po, Sister Emma, Brother Vic. Thank you so much po dahil muli ay nandito na naman po kami para i-share po namin ang biyaya ng buhay namin bilang mag-asawa. Pero syempre, bago tayo dumaan handon, ipanto muna natin, paano mo ba ako niligawan, oh, Naps? Di ba ikaw naligaw sa akin? Ako ba talaga? Ang haba ng hair mo, ha? Hallelujah. Haba ng hair. Haba ng hair mo, ha? Hallelujah. Okay. Well, it all started po with my prayer. Kasi nagpray lang ako. Alam niyo naman po, kung sa mga hindi po nakakaalam, ako po isang widower. Dalawa po yung aking anak. Nung ako po yung naging widower, yun lang po ang pinagpray ko. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Kasi marami nagsasabi sa akin na mag-asawa ka na ulit. Sabi ko, hindi ko alam. I'm just waiting for the prompting of the Lord. I'm just praying. Talagang will ni Lord. I do not know. So, yun po, ako po yung naging widower. Doon na po nag-umpisa na ako po yung nag-serve na sa ministry as a speaker. Then, kung saan-saan mga outreaches nationwide. And nung ako ay unang magsiserve na sa abroad, ayun po, sa Hong Kong and Macau. So, nung nakarating na ako sa Hong Kong, bigla akong nakilala siya. And sabi ko parang, Lord, parang may magic eh. Parang may something magic. Sabi ko sa prayer ko, Lord, siya na ba? Yung aking ipinagpipray na sabi ko, hindi ko alam na ikaw nang bahala, Lord. Siya na po magkikwento ng kanyang side. Kaya yun po, na kami po ay nagkita, may magic, and niligawan ko siya, and eventually ay naging kami na. Kaya lang po, naging long distance relationship, LDR kami kasi. Siyempre, uwi na akong Pilipinas after my assignment in Hong Kong and Macau. LDR na kami noon. Matagal kaming LDR. 5 years. Yeah, 5 years. And yun po na kasama sa aming prayer. Biglang anong kasama nga na pinagpipray namin, biglang yun, dumating na yung tamang panahon. Yung right time para kami ay yun na, matuloy na yung aming kasal. Sa Hong Kong po kami kinasal. Ikaw naman, Anne. Anong kwento mo? Amen. May kikwento pa ba? Mukha namang pinento mo na lahat. Okay, salamat po sa sharing naman. Pinapulag tatapos. Ay, hindi. Siyempre, may sarili naman akong kwento. So, yung sa amin naman po, ayun po. So, nung first time ko po siyang nakita noon, Sunday, kasi po Sunday group ako. Tapos, so, pinakilala po nung moderator na ano po noon eh, bali parang 7 last word namin nung dumating po siya doon. Tapos, nung pag ano po sa kanya, pinakilala siya, widower siya, gano'n. Tsaka before pa naman po, alam na namin na yung speaker na parating sa amin is widower, gano'n. And then, nung nagtutok na po siya, grabe po yung talagang kitang-kita ko po si Lord sa kanya. Tapos parang sabi ko po sa sarili ko, Lord, nakakatuwa naman tong lalaking to, nakaka-bless. Although sabi nga niya, meron siyang dalawang anak, widower siya. Pero sabi ko, aanin mo yung binata. Kung eto naman yung makikita mo naman doon sa taong to, na talagang kitang-kita mo po the way na manalita siya, na talagang andun si Lord sa buhay niya. Kaya sabi ko, ang sarap namang mahalin ng ganitong tao na ang lapit-lapit sa Lord. So, ganun po hanggang ilang weeks po, ilang Sundays na lagi kaming nagkikita, ganun-ganun. So, namamalayan ko po na parang, pero nailo po talaga muna ako, syempre, dun sa mga Word of God na tinutok niya. Hanggang nararamdaman ko po, ay, ba't ganun? Parang kinikilig na ako. Ba't ganun? Parang in love ako, nai-inlove ako sa kanya. So, yung parang may spark, parang yung sinasabi nga po niyang magic kanina, yung spark na parang yung nararamdaman niya, ganun din pala yung nararamdaman ko sa kanya. Pareho kami, parang may mutual, ano kami, feeling so, sa isa't isa. So, MU na tayo na ganda. Oh, grabe siya. Bilis naman. Hindi mo naliligo. Mutual eh.
So, ganun po hanggang talagang inuuna talaga po sa akin. Talagang inuuna ko naman si Lord. Kasi parang, di ba parang at the age, ano na ako po nun, magti-39. O di ba, imagine nyo 39. Nung makita ko siya, parang tumibok yung puso ko. So, yun po hanggang, yun na nga, nasabi nga niya, ako rin, na parang may mutual feelings kami. So, ayun po hanggang one time nga po na, wala yung employer ko, and then may time po na nagkataon po no, na meron akong mga coupon sa Ocean Park. So talagang napakabait po ni Lord kasi nagkaroon po kami ng bonding. So syempre kapag every Sunday lang po, wala naman talagang totaling usapan na mangyayari o magkakakwentuhan. Kasi po, nag-i-start po kami ng gawain dun sa Hong Kong ng 10 hanggang 6 na po yun. Tapos mag-uuwian na kasi may curfew pa rin po ako sa McDonald's. Magkikwento-kwentuhan lang, parang yun po yung aming fellowship. Dun after nun po, uuwian na. So hindi ko naman siya makikilala, wala. So nung time na wala po yung employer ko, tapos meron po akong coupon ng Ocean Park, ayun, dun po nag-start na ma-shell po kami, maghapon po kami magkasama doon, nakilala po namin yung isa't isa, na talaga naman pong parang talang nandun na, pumasok yung magic na talagang ganun po hanggang sa naging kaming dalawa po, at umuwi po siya ng Pilipinas. So, 5 years, tulad din po na sabi ni Brother Kiko, 5 years po kaming dalawa. Pero yun nga po, ang kagandahan na nga lang po doon, dahil meron po tayong mga, ano po no, nung time po namin Skype. Kaya kahit naman po malayo kami, once a year kami nagkikita. Pero thank you, dahil may Skype no na, doon po kami nagkakausap. O, ayun. So, amen. Aleluya. So, yun nga po, na dumating na yung pagkakataon na kami ay, yun nga yung pinlano namin, na pinag-pray namin, na kami ay ikakasal na. Aleluya. At doon po, kinasal po kami sa Hong Kong. At nakakatuwa nga po nung kasi, nung aming kasal, bagyo po noon. Amen. Signal number 8. Sa Hong Kong po kasi iba ang mga ano, ng typhoon. Yung signal number 8 na yun para sa Pilipinas, signal number 4 yun. Super typhoon yun. Kaya isang milagro na naman na nangyari na kami ni na Brother Elmer, Ninong Elmer, Sister Au, si Ninang Au. Kasi kami noon, nakasama kami sa shelter, nagpe-pray kami lahat. Lord, bahala ka na dito. Kasi kaya nga po, yun ang prayer namin. Kasi kinabukasan, kailangan namin umuwi na ng Pilipinas. Wala na akong visa, wala ka na rin yata ng visa. Oo, wala na, kinabukasan. Oo, yung ticket na ng mga family namin na nandun sa kasal, yun yung ticket para sa Sunday, sa kina-Monday yan. Kaya sabi namin, Lord, bahala ka na dito. Kaya kagulat-gulat po na milagro na natuloy ang kasal at konti na naman bisita namin. Puno lang naman yung buong simbahan yung sa St. Peter Church na bihira po mapuno doon ng ang mga kinakasal. At di ba, dalawang bus lang naman. Kasi meron tayong Friday, Saturday, and Sunday. Ganun po karami, imagine nyo, na ganun karami yung mga visitors namin. At pati yung mga taga-Love Flock Macau na... Tsaka hindi talagang, lang, yung employer ko pa, di ba? Talagang guyod sila. Tsaka yung mga taga-Macau nga, kasi bagyo, wala daw biyahe. Sabi, ay, walang biyahe. Pero nagulat kami, bigla nagkaroon ng biyahe. Bigla na wala yung signal, yung typhoon signal. At yun po, kaya talaga namang sabi namin, iba talaga pag si Lord ang nagplano. Na minsan, medyo kakabahan ka minsan, pero isipin mo naman, hindi ka kakabahan, typhoon yun. Pero pinahawakan lang namin yung aming faith na, Lord, bahala ka na dito. You take full control. Ganun din po sa aming bilang buhay mag-asawa. Siyempre, may mga pagkakataon din po na hindi kami nagkakasundo. Ayan, bago tayo dumako dun sa ating, yung sa tayong dalawa na. So, may kwento pa rin pala, may kwento pa rin ako doon. Kaya, di ba, parang sa Hong Kong na rin tayo na nakasal. Kasi, nung nagpaalam naman po ako sa family ko, kasi that time doon, di ba, talagang nag-iisip po kami noon. Kasi nung napagkasundoan na nga po namin na magpapakasal na kami, iniisip po namin kung sa Bicol, kasi taga Bicol po ako, sa Bicol, sa Manila o sa Hong Kong. Eh, that time po naman, no, nung nagpaplano na kami,
July po yung kasal namin, March, nawala na rin po yung mama ko. So, parang sobrang nalungkot po ako noon. Tapos, nung sinabi ko naman po dun sa mga kapatid ko kung saan ba ako ikakasal, kasi wala na rin yung mama ko, sabi naman niya sa akin, kasi 49 na po ako noon. Kaya yung mga kapatid ko po, talagang kulang na lang na itaboy na ako. Sige, magpakasal ka na, kahit saan ka magpakasal, go, go, go. Para pinagtatabuyan na po ako. Kaya nung sinabi ko po sa kanila na doon na lang ako sa Hong Kong. Tapos sabi niya, okay, kasi marami ka na rin namang family doon. Yun nga pong Hong Kong chapter. Yun po talaga yung naging second family ko po sa Hong Kong na talagang grabe po. Siyempre yung employer ko na talagang yung every Sunday po, nandun lang po ako sa Love Lock Hong Kong, na talaga naman pong doon ko po naramdaman na sa hirap at ginhawa, magkakasama kaming Love Lock Hong Kong, na alam niyo po ba nung kinasal ako kami, talagang grabe po, meron pong nagsabi na sa kanya na yung cake, may nagsabi pong sa kanya na yung lechon, may nagsabi po na sa kanya na yung talagang may toka-toka po, parang naging charity na hindi mo alam na ang saya talaga na parang 3 Sundays before ng wedding namin, andun na po sila, gumagawa na sila ng pang-decorate, na habang nagpi-prayer meeting, gumagawa sila ng mga pang-decoration gagamitin sa amin. Talagang makikita mo po yung galaw ni Lord, na talagang family, na parang sila yung mga side ng tagbabae, yan eh, yung mga taga-Love Lock Hong Kong, na talagang grabe po, andun po yung mga lahat, binili na every Sunday, bibili na nila doon, itatago na nila doon sa mga cabinet namin, yung mga gagamitin, halimbawa soft drinks, mga gulay, pinamalengke na para pagdating ng kasal, gwagayat-gayatin na lang. Tapos yung chef po namin, si Sister Mildred, na talagang ang dami niyang niluto, pero talagang sobrang blessed na blessed po ako talaga sa community, dahil sila po yung naging talagang, yung ninang ko, si Ninang Jem Salon. Sorry naman. Excited lang. Si Ninang Jem Salon. Talagang bagyo po kasi noon. Signal number 8 nga. Sabi nga ng asawa ko, signal number 8. Ayaw na pong pagbuksan ni Apa nung guide po doon sa simba, na talaga sabi niya, signal number 8. Pero talagang hindi po kami nagpatinag, na sabi namin, hihinto ang ulan. Although na talagang pag signal number 8 po, takot na po kasi ang mga Chinese. Kasi hindi, samantalang tayo, di ba, nagliliparan na yung yero, pero nasa kalsada pa rin tayo. Pero sila, naku, takot na takot. Pero talagang, dahil nga po sa prayer, talagang yun po yung aming kasala, na talaga naman bagyo, biyayang bagyo. Bagyong ano tawag doon? Talagang binabagyo ng biyaya. O, di ba? Yun. O, ikaw na. Sige, so, diretso mo na. Yung aking kinikwento kanina, na kami siyempre, kami bilang buhay mag-asawa, may mga siyempre may tapuhan, may hindi rin, sorry po, may hindi pagkakasunduan. Pero thank you Lord na pag si Lord pala talaga... Ay, hindi mo na ako tinurong isa. Oo nga. Kasi minsan po kasi pag tinuturo niya, kasi ikaw eh, lagi ko po sinasabi sa kanya, nagturo ka na naman, isa lang sa akin, apat sa'yo, di ba, mas malala siya. Hallelujah. Yun po, na, di ba, pag si Lord talaga ang isinentro sa any relationship, di ba? Kahit sa mga hindi rin naman mag-asawa, di ba? O, lalo na sa mag-asawa, na may mga hindi pagkakaintindihan, yun ang kagandahan, pag si Lord po ang nasa sentro, talagang bumapagitna ang Diyos, inaayos niya ang lahat. At ang sarap ipag-ilapit din niyo kay Lord, lalo na sa mga pagkakataon na medyo parang di mo kaya. Di ba, kayo rin siguro, mga kapatid ko kay Lord, na may mga pagkakataon na gano'n, di ba? Ang sarap na ilalapit mo lang yung kay Lord, na bahala si Lord kumilos doon. At kaya nga po kami, ang aming una talagang gawain ay yung pagsiserve. Di ba? Yung nakagandahan na pag inuna mo talaga si Lord, bahala na si Lord sa lahat, mga iba naming ginagawa, sa kabuhayan namin, sa negosyo. Talagang magugulat kami na, wow, talagang God is always in control in any situation of our life. Amen. Diba? Hallelujah. Ayan. So, yun nga po yung buhay naman naming mag-asawa. Kasi last
ano po, July 27, yung po yung, July 23, yung po yung aming 6 years anniversary. So, noon nga po, nung after na po namin ng kasal, 2017 yun, hindi na po siya pumayag na hindi na po ako mag-forgood. Kaya nung kinabukasan po ng kasal namin, sabay-sabay na po kaming umuwi at dito na rin po ako sa Pilipinas, hindi na po ako umalis. At masasabi ko po yung 6 year naming pagsasama, syempre nandun po talaga minsan yung sa buhay mag-asawa, may tampuhan. Bakit? Kasi nga po, di ba, parang lalo na po kaming mag-asawa. 5 years nga po kaming dalawa, di ba, bagong nagpakasal. So, pero hindi po namin kilala yung isa't isa eh. Kasi once a year ko lang po kami nagkikita. Kung dati naman, nag-i-Skype kami. Pero iba pa rin yung makakasama mo sa bahay, di ba po? So, syempre, makikilala mo talaga siya. So, ayun po, sa buhay mag-asawa namin, nung kami po ay magkasama na, nandun po talaga yung tampuhan. Pero ang kagandahan po nun, dun sa tampuhan na yon, dun sa away na yon, dun namin nakikilala yung bawat isa, yung mga kahinaan ng bawat isa sa amin na yung pala yung ayaw niya, yung pala yung gusto niya. Kaya doon po sa mga tampuhan namin, doon po kami lalong naging close. At siyempre pa po doon sa dalawa naming anak, kasi nga di ba po, lalo na sila. Kasi hindi ko naman po kilala yung mga bata eh. Kasi nung pumasok na po ako sa kanila, si Sasay po nun is parang ilang taon na ba si Sai nun? 15. 15 po si Sai at 14, si oh parang tapos si Bay naman po parang kasi 26 si Bay ngayon, 20, oh, 20 years old po siya noon. So talagang wala po akong kaalam-alam sa mga bata kung anong gusto nila, anong paborito nila, saan sila ganun. Kaya may time din po na hindi kami nagkakaintindihan kasi hindi ko nga po sila kilala. Pero yun nga rin po ang tulad ng sinabi ko na dun sa mga hindi namin pagkakaintindihan, dun po kami nagiging close, dun namin nakikilala yung bawat isa. At bless tayo kasi nagka-pandemic. Pandemic hindi pa yan. May isa pa palang pangyayari before pandemic. Yung talagang si Lord, nung una nga, di ba nung na-stroke ka, one year pa lang tayo noon, di ba? One year pa lang tayo. Tapos sabi nga nung mga bata noon, sabi niya, tita, paano pala kung wala ka? Nung na-stroke si daddy, sagot ko naman sa kanila, siguro hindi naman i-a-allowed ni daddy, ni Lord yun, na ma-stroke si daddy, na kayong dalawa lang. So, ang kagandahan din po, ano mo ha, yung kagandahan noon, di ba nung na-stroke ka, di ba, parang ilang, 1 year pa rin lang kami ng mga batang magkakakilala, diba 2018 yun? Yun yung doon ko naramdaman talaga yung pagmamahal din ng mga bata sa akin. Kasi diba nung na-stroke ka, diba nasa ospital ka, tapos kami naman, diba bawal doon, pagkabisita namin sa'yo, kailangan namin nasa umuwi. Nasa stroke unit po kasi ako noon. Kailangan namin umuwi. Bawal ang dalaw pa noon. Tapos umuwi na lang one kami noon. One week yata yun, one week. Para malapit lang, doon kami tumitira sa Sambuang. Makikita mo po yung mga bata na talagang aalalayan ako, na parang utita. So parang dun din po talagang naging close din po kami ng mga bata. Tapos ako rin po na talagang parang nasa isip ko, wala si daddy. So kailangan ko lang talagang ako yung tumayo na nanay at tatay nung dalawang bata. Kasi itong asawa ko, nasa ano nga po, nasa ospital. So kami lang po yung magkakasama, uuwi na talagang tutulog na kami lang yung magkakasama. So yun din po, doon ko rin po sila nakilala. And then, doon nga po lalo, nung mag-pandemic. Nung mag-pandemic din po, kasi nga, di ba, nung wala nang magagawa, nung talagang paikot-ikot lang kayo sa buong bahay, kayo-kayo rin yun lang yung magkasama na. Sobra rin po kaming naging close noon, tapos nandun po yung palagi kaming nag-pipray ng rosary na dati-dati, hindi naman namin ginagawa. So, yun po yung naging ano namin hanggang ngayon na talagang nakakatuwa po. Kasi talagang, yung parang ako, dun sa mga bata, na pag nagkikwento ko, halimbawa galit ako kay daddy, sasabihin ko, alam mo niinis, pinakakwento ko kaagad sa kanila na, alam mo niinis ako kay daddy kanina, nagtatampo ako kay daddy. Yung andali ko pong masabi sa kanila kasi nga, open na kami sa isa't isa. Kaya nakakatuwa po, sobra. Talagang, nung nga pong nasa Hong Kong din ako, sabi ko, akala ko noon, forever single na lang ako. Masaya naman ako eh. Kasi parang sobrang saya ko na nun dahil nagsiserve ako kay Lord, di ba nga sa Hong Kong. Na iba pala talaga yung plano ni Lord. Kasi once nung nauwi na nga ako dito sa Pilipinas, na nangyari na hindi lang Love Lock Hong Kong yung naging community ko. Naging marami na po akong community sa pamamagitan ng asawa ko. At blessed na blessed din po ako dahil sa pamamagitan din po ni Brother Kiko ay marami na po akong mga, lalo pong
parang tawag dito, parang mas marami po akong napuntahang pagsiserve kasi lagi niya po akong sinasabi. Actually, ngayon po kami nasa Don Bosco. Yes, katatapos lang po ng Life in the Spirit Seminar. We are so blessed. Kaya yun po, yun lang ang lagi namin ginagawa eh. Ang pangunahan kami ni Lord, saan kami dadalhin, na outreach, at maging biyaya, maging blessing, bilang mag-asawa, amen, sa aming mga anak, at sa buong pamilya, ganoon din sa community. Kaya thank you Lord, at kami ay palaging tinatawag ni Lord to serve. At salamat din po muli, at muli namin na-share ang aming buhay, mag-asawa, dito sa Be Inspired. Hallelujah. Salamat po uli, Love Flock Cebu, Be Inspired, Brother Vic, Sister Emma. Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Thank you so much po, Brother Big, Sister Emma, at sa Be Inspired po. Thank you po dahil na-share po namin ang biyaya ng ating Panginoon sa inyo. Amen. So, thank you, Lord. Hallelujah. God bless God us God bless all po sa ating lahat. Happy... Seal it with a kiss. Yes. Happy 6 years anniversary. I love you. Hallelujah. God bless thank po. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Lord.